Okay guys, so start na tayo sa panibagong topic natin for ice plant refrigeration system. So ngayon, i-derive ko yung formula for the freezing time of ice kasi karaniwan nito is walang pinapakita sa libro na kung paano siya dinirive. So i-derive ko tong formula na to. Kung familiar kayo dito sa equation na to, so Ft is equal to 7 x squared divided by 32 minus temperature ng brine. Wherein, itong ano mo, freezing time is in hours, and then yung x is in thickness yan, di ba? So in inches, and then where temperature is of brine is in Fahrenheit, degrees Fahrenheit. So itong formula na to ng freezing time is makikita mo lamang sa libro ni Kent's Handbook. Kent's Mechanical Engineering Handbook. So itong book na to, alam ko yung mga old ME, familiar sila dito sa libro na to. Okay? Kent's Handbook. So ito yung book ng mechanical engineering wherein magagamit natin yung mga formula for design, and then also yung mga old formulas na ginagamit sa board exam. So dito makikita, okay, sa Kent's handbook yung makikita, take note ha. And then eto, hindi to pinakita kung paano siya i-derive. So ngayon i-explain ko kung paano siya i-derive. Okay? Okay, so burahin ko na to. So, familiar na kayo sa formula na yan. So, dito siya na-derive. Okay. So, meron tayong block of ice. Okay. Block of ice. Assume natin pag ganyan siya. Okay. Tapos ito. Okay. So, ayan yung block of ice natin. And then, we have a thickness here. So, we called X. And then, there's a area ng blocks. Okay? So, area ng blocks. So, itong block na to is ice. Okay, block ng ice. Okay? So, next, i-consider natin to, yung heat flow dito is dumaan dito. Therefore, there's a Q here, and then may dumaan na Q din dito. Okay? Wherein, Q natin, ang direction ng Q is heat travels from hot to cold region. So, yung mainit na, ano natin, na hangin, is dumadaloy papunta sa malamig na hangin. Yun yung direction ng heat transfer natin. Kaya kung mapapansin nyo, yung sa heat transfer equation natin, equal yun dun sa ano, negative. Okay? Negative ng Q. Or yung Fourier law. Okay? Tinatawag natin. So, anong formula na ito? So, meron tayong ice ng block, meron tayong thickness, meron tayong area, meron tayong flow ng heat. Okay. So, ito, nanggaling ito dun sa heat transfer equation, wherein, meron tayong Q is equal to K A temperature 1 dito, initial temperature, and then final temperature. Okay, so therefore, delta T. Pakala na namin, delta T. Okay? Then, over X. Okay, so over X. So, dito siya nanggaling. So, ngayon, kukonsider natin yung formula na to. Wherein yung Q natin is ice. So, therefore, pangalanan ko to na Q ng ice. Okay? Q ng ice is equals to K ng ice, area ng ice, then temperature difference ng ice over thickness ng ice. Okay, gawa natin ng ganyan. Okay? Then next, so since ito ay ice, so anong na-predict nyo dito? Okay, so since ito ay ice, meron tayong tinatawag na latent heat occlusion ng ice natin, wherein yung liquid natin, liquid water, is magiging, magme-melt siya. Okay?
or change yung ano natin, Latin heat of fusion. Okay, so ano, ilan ba yun in English? Okay, so ang formula nito is ML, okay, Latin heat of fusion, okay, MLF, okay, is equal to K ng ice, then area ng ice, then delta T EC over XE. Okay, so since ito ay ice, pwede ba natin i-equal yan dito? I-equal natin yan dito. So ito ay equal din pala sa M CP ng water, CP ng water, then delta T over 2. Okay, bakit 2? Kasi yung CP ng ice is equal to CP ng water all over 2, half. Okay, half siya, tama? So, ayan yung i-consider natin. And then, so itong formula na to, CP ng water multiplied by delta T or the temperature, ito yung tinatawag natin Latin heat of fusion dito sa ice natin. Kasi liquid naging solid. So there's a change phase na nangyari. So ito na i-consider natin. So therefore, ito palang formula na to is naka-over 2 pa pala yan. Okay. So, palitan na natin. Okay, naka-over 2 pa pala yan. So, ito, proceed na natin dito. Dito na tayo mag-proceed sa ano na to. So, ilalagay natin to. Ano nga ba yung mass? Mass ng ice. So, sa mass ng ice, kung madedetermine mo, may density yan, di ba? Density ng ice is equal to mass ng ice over volume ng ice. So, si mass ng ice, papalitan natin yan ng rho ng ice multiplied by volume ng ice. Okay, yan na yung mass ng ice natin. So, buburahin ko na. Burahin ko na ba? Okay, burahin natin. Hindi. Okay, so ito, lagay natin to dito. Palitan natin tong yung M natin ng yung M ng rho ng ice. Okay, rho ng ice multiplied by volume ng ice. Then multiplied by LF, yung Latin heat of fusion natin. Okay? Is equal to, so equal dito na lang natin, equal. Okay, so equal to K ng ice, then area ng ice. Burahin na rin natin to para malinaw. Kasi may heat flow naman tayo. Okay? Area ng ice, delta T ng ice, over x, wherein itong volume pwede natin itong i-change, i-change into area ng ice multiplied by thickness ng ice. Okay, so pwede pa natin palitan to, palitan natin rho ng ice o yung density ng ice multiplied by area ng ice, x ng ice, okay, thickness, then LF. Okay, so K ng ice, then area ng ice. So, copy-paste lang natin. Okay? Over X ng ice. So, may napapansin ba kayo magka-cancel? Cancel si area. Okay, so si cancel si area, and then, makitira is si rho ng ice, then thickness ng ice. So, ito, pwede ba natin transpose dito? Cross-multiply dito. So, magiging X ng ice na naka- square, then LF. Okay, then matitira is K ng ice delta T ice. Okay, so burahin na natin. Okay, so original formula dito na natin. Okay, lagay na natin dito. So rho ng ice, rho na lang, rho multiplied by X na naka square, then LF, then K ng ice, so K, then delta T. Okay. So, since may rho tayo ng ice, ano ba yung rho? Density ng ice. So, kung titignan nyo sa ano, at 0 degree Celsius, so, ang ice natin, rho ng ice natin is equal to 916.2 kilogram per
kilogram per cubic meter. Kaya yung raw ng ice natin. How about naman si K ng ice natin? Yung thermal conductivity ng ice natin. So, si thermal conductivity ng ice, K is equal to 2.2 watts meter Celsius or Kelvin. Okay? So, ayan yung thermal conductivity niya. Ngayon, isa-substitute natin yan dito. Substitute natin. So, okay? So, balahin na natin to para mas maaan siya. Burahin natin. So, ito na kasi original natin. So, ano ba si raw ng ice? So, lagay natin dito, 916.2 kilogram per cubic meter. So, ito, gagawin natin in English. Okay? So, in English, units. So, alam naman natin ng ano. So, gawin natin siya ng conversion na mas madali. So, meron tayong 1,000 kilogram per cubic meter sa 62.4 pounds naka-pounds tayo, pounds mass then cubic feet. Okay? Then x naka-square. Okay? Then ano yung LF natin? Latin heat of fusion. Latin heat of fusion is 44 BTU per pound. Okay? Then K. So, ito ang problema natin. Dapat gagawin natin in BTU. So, gawin muna natin in BTU yan para mas mabilis. So, i-convert muna natin. So, K ng ice is equal to 2.2. So, convert muna natin watts meter Celsius. So, ilan bang watts? So, palitan ba natin itong watts? Gawin natin kilojoules per kilojoules tuloy. Watts is equal to joules per second. Okay. So, ngayon, meron tayong conversion to BTU to joules na sa 1,555 joules, meron tayong 1 BTU. Okay? Then, sa segundo, i-convert natin into hours. Okay. So, since andito siya sa baba, so, 3,600 second divide 1 hour. Okay. So, magka-cancel to. Cancel. Cancel si joules. Cancel si joules. So, si meter na lang. So, multiply natin by 1 meter is equivalent to 3.281 feet. Okay. So, cancel. Cancel. So, ang conversion, ito na lang ang kulang natin. Si ano si delta si C. Okay? Yung temperature difference nila. So since meron tayong formula na TF or Fahrenheit, okay? Fahrenheit is equal to 9 over 5 C plus 32. So differentiate natin 'yan para magkaroon tayo ng delta F, okay? So delta F is equal to 9 over 5 then delta C. Okay? So, ito 0 na yan. So, therefore, ito pala yung relationship nila. Okay? So, lagay natin dito. So, 9 over 5 C, then F. Okay? So, magka-cancel to. Cancel. So, ilan yan? So, gamit tayo ng calculator. Calculate natin. So, 2.2 divide 1,555 then multiply by 3,600 then divide natin by 3.281 then multiply natin by 9 over 5. Therefore, ang lumalabas sa sagot natin is 4.559. Okay, anong unit? BTU per R feet Fahrenheit. Okay? So, ayan, lalagay natin dito. So, lagay na lang natin unit, yung ano na lang mismo, value. Kasi masikip na dito, so delta P ice. Okay? So, burahin na natin to. Okay? So, napakita naman natin yung conversion of units. So, ngayon, so since magka-cancel to, cancel, so matitira is feet square. Okay? So, ang unit dito is BTU per R
then feet, then Fahrenheit. Okay, so since ito ay nandito, nasa taas, so ito, nasa baba, ito nasa baba, pagka-cancel to. So matitira dito, square. Okay. Okay, so since itong feet square, gusto natin gawin in inches, para ito in inches, para magkaroon tayo ng consistency of units. So ito, magmultiply pa tayo ng, okay, so iyan muna natin. Calculate muna natin. So 916.2 multiplied by 62.4, then 1000, then multiplied by 104, then ano pa pala, may 2 pa pala to, kasi kanina, di ba? May 2 pa yan, naka-over by 2. Okay, divide pa natin ng 2. And then, divide natin ng 1559. So, ang lumalabas is, ilan? 990. Lumalabas is 990.47. Anong unit? Magka-cancel si BTU, si Fahrenheit, okay? So, dito matitira is X, naka-square. Ito, matitira, ay maka-cancel din, cancel. Okay? So, ang matitira dito is, naka-per square, naka-pit square na lang. Pit square. Okay? So, gagawin natin, para ito ay maging in inches. Kasi inches, gusto natin maging inches yung unit na ito. So, mag-multiply tayo ng 1 cubic feet, 1 feet square divide by 12 na naka, 12 inches na naka square. Okay? So, ayan na. Okay? So, napapalabas na natin. Ito, ang matitira dito is delta ng ice. Okay? So, ito, ang unit nito is in F. Okay, so ito F din, so magka-cancel, cancel yung unit niyan. Okay? Okay, ito, note natin na naka-Fahrenheit yan. Then next, i-divide nga natin to, itong 990, divide natin by 12 na naka-square. Okay, so lumalabas, ang unit natin dito is 6.8782x na naka-square. Okay, so kasi cancel na to, cancel na. So, ito, in inches na to. In inches na yung unit mo dito. So, temperature ng ice. So, ito na yan. Okay? So, since tapos na tayo dyan, okay, balik na tayo dito sa formula na to. So, lagay natin. Nasaan pa ba yung ano? May R pa te. Okay, may R. May R pa na natira dito. So, ito. So, since nandito tayo sa baba, so, magkakaroon tayo dito ng FT, or freezing time. Okay? So, nakadivide pa yan ng freezing time. Okay? Nakadivide pa yan ng freezing time. So, si freezing time ang hinahanap natin. Hi! Ay, wait. Nakadivide pa o nakamultiply pala? Okay? Nakamultiply. Okay? So, multiply by FT. Okay? Multiply by FT kasi kailangan natin dito is in time, di ba? FT. Para mag-cancel to. Okay? Kasi pupunta doon. Okay, so ang mangyayari, FT is equal to, so ito madi-divide, itong temperature, matitira is 6.8782. X na naka-square over, anong delta T natin? So, kung mapapansin natin, ang delta T ng ice is nagsisimula sa anong initial temperature niya? Initial temperature is 0 minus yung temperature, ay 0 tuloy. So, 0 para 0 Celsius or i-convert natin into ano, convert natin into Fahrenheit, so 32 minus temperature na anong dumadaloy dun sa ano natin? Dumadaloy dun sa ice natin. So, since ginagawa yan, di ba? So, meron tayong dumadaloy dyan na brine.
temperature of engine yung secondary medium natin sa pagpagawa ng ice. Okay, so temperature ng brine in Fahrenheit. So therefore, lalagay natin dito, divide by baba. So 32 minus TB. Okay, so since ito ay approximate yung formula natin sa freezing time of ice derivation, so gagawin natin yung 7. So FT is equal to 7x na naka-square over 32 minus TB. Okay, so mapalabas natin yung formula ng freezing time ng ice. Okay? And then, next video is ipapakita ko naman sa inyo kung paano mag-solve ng ice plant. Okay? So, ito, familiar dapat kayo sa formula na yan kasi may, sa time namin, may lumabas na isang ganyan. Okay? Okay, so, na-derive na natin. And then, thanks and God bless.